What's up guys and welcome ulit sa aking YouTube channel and this is your boy Kicks at nandito tayo ngayon para buksan itong in order ko at kakabit natin mamaya sa aking Aerox version 2. Yan. Deliver na on JV JNT. Yan. And buksan natin guys at tingnan natin yung laman. Yan. Surprise muna. Papakita ko sa inyo mamaya. Yan. Hulaan nyo ko ano to. Yan. And ito na. Babuksan na natin. Yun. Oops. Yeah. Ito guys ay ano, lighten disc ng front disc ng ating Aerox version 2. Yeah, pwede sa NMAX, pwede sa Aerox version 1. Yeah, lighten disc kasi alam niyo naman yung stock natin, malimit kalawangin. Ito. Yeah, kung makikita niyo, may pintura 'yan. Painted yung mga gilid. Tsaka itong mga singit-singit yan. Naka-paint. Nakapintura siya kaya siya. Hindi kakalawangin. Iwas kalawang. Yan. And mamaya guys, kakabit natin. Guys, alisin na natin itong gulong. Pang-alis natin dito sa ehe ay 14. And so yan guys, 14. Alisin na natin yung ating ehe. Wala lang ako taga-video kaya cut muna natin ito habang inaalis ko. Tatanggal na natin yung gulong at yung kinailangan ko ng bola. Malambot kasi yung guys kaya mas maganda yung bola at malambot para hindi magasgasan yung ilalim. And wag na wag nyo guys, bibisilin yung preno sa unahan. Kasi di, mahirapan kayo mamaya pagsuot dito para mag-lock yan. And alisin na natin guys itong stock na nut ng disc brake. Alisin natin siya gamit ang Allen wrench. Yan, Allen wrench na 6mm. Yan, tatlo lang naman siya guys, tatlo. Alisin na natin. Medyo sikip to guys. Kasi nga stuck. Yan. Kailangan ng kaunting gigil. Luwagan na natin lahat. Medyo kailangan tala ng gigil. Mayroon guys talagang alisin lalo pag stock pa. Kaya may ano siya eh. Parang may pinaka-glue. Lalagyan natin mamaya siya ng penetrating oil. Yan o. Mahirap pa din siya kahit luwag na. Yeah. Guys, natanggalan natin yung stock niya. At ito yung itsura niya. Mabigat. Mabigat siya. At papalit natin guys yung lighten disc. Mas magaan yun guys, mas magaan. And so yan guys, kabit na natin yung ating na-order na lighting disc. Natin ikabit, yan sinukat ko muna, syempre. Yan, kung sakto yung mga butas, yung size. And sakto naman siya guys, pang Aerox talaga siya na pang unahan. And yan. Ang pinagkaiba lang nito guys, ito nga, mas magaan. Yan o, kitang-kita nyo naman. Pag nahawakan nyo guys, kitang-kita nyo yung gaan talaga. Ito, mabigat. Mabigat to. Tapos, itong stock, wala siya guys, pintura. Kaya kinakalawang, malimit na nakikita ko sa group. Ba't daw kinakalawang to? Kasi guys, wala siyang pintura. Yan, walang pintura yung mga gilid niya. And ito, itong na-order natin na lighten disc. Yan, yan, ito, may mga pintura siya yan. Kita nyo naman. Yan, di mag-focus. Yan, basta guys, makikita nyo. Yan, yan, may pintura sa mga gilid. And so yan guys, kabit na natin. And ganun din guys yung process ng pagkakabit. Yan, sprayin muna natin ng yan, penetrating oil. Pinaka WD-40 na nya. Itong mga lagay ng tornilyo. Yan. Para pag nagpalit tayo ng yamanin bolts. Madali. Tsaka itong lagay ng ehe. Yan. Para iwas kalawang na din. Maganda guys yung naalagaan natin na maintain. Na may maintain natin yung mga motor natin, maintenance. Para di tayo magsisi sa huli. Yeah. And kabit na natin guys yung ating lighten disc. Yan. Ang nasa unahan guys, yung may tatak. Yan, yung may ito.
Yamay. Yeah. Ito na sa una. And yun guys, saktong-sakto. Yeah, saktong-sakto ang pagkapit. And lagay na natin tong kanyang mga bolts. Yeah. Tignan nyo guys kung gaano kaganda. Laki ng pinagkaiba. Yeah. Ayan. And ganun lang din guys ang process ng pagkakabit. And so tara, tignan natin yung gulong. And then check nyo lagi guys kung nasa gitna yung kanyang disc pad. Ayan. Kasi yung iba minsan mali yung kabit, nasa gilid kaya nasisira to. Dapat sure nyo guys na nasa gitna. And kabit na natin to guys. Linisan muna natin. Then sprayan natin ng penetrating oil. Kabit na natin yung ating ehe. Yan. Sprayan din ulit natin ng WD-40. Yan. Yung ito yung ilalim. At ito mga gilid nya. And lagay na natin yung kanyang pinakalock. Yan. Sprayan din natin. Yan yung mga mag-DIY guys, kaya-kaya nyo na yan para din na kayo bumayad sa mekaniko. Kasi may mga mekanikong taga talaga sumingi, kaya kaya-kaya nyo na, madali lang ang proseso magkakabit. And higpitan na natin guys kasi may lock sya dito, kailangan nya ng pangontra. Yan, kontrahin natin doon sa kabila. Guys, nahigpitan na natin and tapos na tayo magkabit. And yan guys, kita nyo naman so forma talaga sa stock. Medyo pa talaga, medyo madumi lang yung ating ano, yung ating motor kasi nga alam nyo naman ngayon may low pressure. Yan, laging umulan, maputik ang daan, kaya di ko muna linisan. And so yan guys, dito na matatapos ang ating vlog. Thank you so much for watching. Sana nakatulong ako sa mga mahilig mag DIY dyan. Kaya nyo na to guys. And yung link guys, ipapasa ko mamaya sa description. Tingnan nyo na lang guys. And mura-mura lang to guys. Nabili ko lang sa Shopee ng kulang 300 kasama ng shipping. And so guys, dito na matatapos ang ating vlog. Thank you so much. God bless. Ride safe and ingat.